So nandito tayo ngayon sa may Manila North Cemetery. So pagpasok pa lang natin dito, makikita na natin yung mga nagtitinda ng mga bulaklak. So ang nakikita natin ngayon dito ay ang himlaya ni former President Sergio Osmeña. And dito sa may kanan, ito yung iba't ibang mga nature rito. So yung mga sampayan dito, ito yung mga damit na nakikita natin, no? Ginawang patuyuan ng damit itong nicho. Itong musuleyo, puro mga damit yung nakasampay. So para mga pangaraniwang bahay lang yun nandito. So kapag pumasok kayo dito sa Manila North Cemetery, napakatahimik tsaka very peaceful. Parang subdivision lang. So dito, meron din mga gamit dito na nakalagay dito. Siguro ito yung mga caretaker dito sa musileo na to. May motor, may stroller ng bata. Nandito na rin yung mga lutuan nila. Tsaka ito, tubig, pagkain. So siguro nga sila yung dito, caretaker. Ito ang musuleyo na pang mayaman. Ayun. Ganda ng musuleyo rito. Tsaka pagkapasok nga pala kayo dito sa loob ng cemetery, merong tricycle na pwedeng sakyan kung saan nyo gustong pumunta. Sobrang lamak nito, hindi kayang libutin. Tapos dito meron tayong nakikita na flagpole. Para saan kaya to? Musileo de los Veteranos de la Revolución. Ah, okay. So dito pala to sa Manila North Cemetery.
pasukin natin. So makikita natin yung mga pangalan dito ng mga veteranos. So ito yata yung mga sundalo na hindi ko sure kasi yun yung pagkakaintindi ko pagka veteranos, yun ang tawag doon. Tahimik dito, para ka lang nasa ano, isang tahimik na compound. Dito yung mga nature dito, mga bagong pintura pa. At saka ito parang na-reserve na. Ay, hindi. Meron na rin. So, pasukin natin itong isa pa. Skinny na rin ito. Okay. So, looban na talaga to. Tingnan kami mga residente tayo na makikita rito. At kung papayagan nila tayo na makapag-video sa kanila. Hello. Hi. Hi. May aso. May aso dito sa amin. Okay lang mag-video, sir? Okay lang mag-video rito. Mag-video ba ako? Hindi, hindi kita nahagip. So, pasok tayo dito. Ikot-ikot tayo dito. So, mga musileyo, siguro yung mga nakatira dito, sila yung mga caretaker. Ang dami, hanggang dun, no? Ang daming lagusan dito, pagka ano. Eto, nakabukas na yung isang nicho rito. Hello? Okay lang, mabidyat eh. Matagal na kayo nakatira dito, eh. Matagal na kayo nakatira dito. Kabalik mo ba dito? Ako naman po, hindi. Basta pag may kapilya po, okay naman po. Basta kailan ng may-ari na tinitiram mo, okay. So hindi, kayo, ano kayo, ala, parang may authority kayo na mag-stay rito? Okay naman po sa may-ari, basta kung alam po ng may-ari na kumapag sila na pinatitira. Karami nga kasi dito, pag nasa nicho, iba tinatayuan na lang nila. Bigla na lang sumulpot. Opo, mga ganun. Ah, yun yung dumami dati, no? Opo, yun yung dumami. So, ibig sabihin kayo, may binabantayan yung nicho? Opo, yun po, malaking kapilya po. So, tiga sa amin din po kasi tiga tundo po ako, tiga labas po ako. Ah, okay. Di bali, yung usap ko po, gumagawa ko siya ng mga lapid at pinagpatay. Mm. Ayun po yung kargahan. May ilang years na kayo dyan, te? Nakagay.
Yung, di bali, ano na rin po, 2002. 2002? Opo. Yun ang work ng asawa mo to? Ako yun, nagtatatak po siya ng mga... Lapida? Ay, mga ganyan. Opo, ganyan po yung tinatatak ang na ano po ba? Yan ay binibigyo sa TV. Hindi naman sa TV to? Sa ano lang, Facebook. Oo, parang ganun. Mga kaya. Hindi, okay lang. Buti hindi kayo ba? Pinaalis yung ganito. Hindi naman po. Yung pinaalis, yung mga talagang illegal na... Yung bigla na lang sumulpot dito. Kumbaga, inaano-ano. Opo, yung mga ganun, mga karamihan kasi matigalabas, bigla na lang. Di ba nagka-demolish po sa labas? Dito naman sila pumapasok. Kasi dito libre. Tsaka ano sila, hindi sila pansin, tago opo, sila. Opo, di naman po kasi sila. Eh, sama yung pumigpit na rin. Kasi mga gwardiya dyan, taon na rin po sila. Kilala na nila yung mga taong labas-pasok dito. Okay. Kumbaga, hilakas na rin po nila. Kaya ganun po. Ano si may mga kuryente kayo dito? Meron naman po. Okay naman po. So, yung mga iba siguro, parang naghatak ng kamag-anak, mga gano'n. Parang gano'n na rin po. Kasi, ang pamilya ko po sa labas, di bali ako lang po nandito, pati po yung mga anak ko po. Apo. Yun po. At ang trabaho ko naman po, nagkikinda po ako ng mga damit po sa Baclara, kaya sa Divisoria. Di bali ang amo ko po yung tsahin ko na lang. Ito, anak ko po. Ah, sige. Pero hindi po sila dito lumaki. Oo. Kumbaga, lumabas na rin po kami dito, bumalik na rin kami. Hindi ko sila dito pinanganak sa labas po. Tiga ano po, Kuralwal Luna sa Maytundo. Yung malapit po kala Asyong Salonga. Oh, oh, siguro yung ilala nyo naman po yung Fabia, Pritel, Pilapil, Perla. Doon po ako, sa ito po doon yung pari doon. Di ba nandito lang po kami? Kali yung nababantay namin. Ayun na lang. So yun na yung pinakabahid sa inyo? Yung okay, sa pagtira po na napapakinabangan na po. Napapakinabangan na po. Hindi mo. Karamihan dito mga talagang alaga nila, nagpapabayad sila. Pinkundas po yun. Diba, magpipintura, dadalo po sila, wawalisin po nila yan. Tapos isilip-silip na lang sila. Opo, yun yung gano'n, ginagawa na iba. Galasan din yung mag-wearing dito. Yung away, yan. Anong away ba dito meron? Opo, padala. Dito ba tayo may mga barangay-barangay din? Opo, meron. Barangay ko po dito. Sa labas, sa Bloomfield 367. Oo. 367 po ako. Pero tiga Tondo, dito lang ako bumutante. Ilan taon na akong butante po dito? Sinong binoto nyo, Mia? Risco. Mia Risco. Opo, lumuwag na. Mga ilang years yan, te, bago ano? Kulang po, alam kasi may dati may nakalagay ko yun. Sabi mga 1903, 1912, mga ganyan. Ah, na, tapos napabayaan na kaya? Opo, napabayaan na rin. Saan ang itsura yan? Puro buto na lang po. Opo, ganun. Siguro po yung mga kamag-anak niyan, mama, matatandaan na rin, no? Hindi na rin po nila siguro kung madali lang. Tapos yung mga apo nila, siyempre, yung doon dadalo sa magulang kaysa sa lola. Oo, kaysa sa mga nununuan pa. Oo. Hello. Hi. Natawa.